Hello guys! So as promised, ito na po yung aking eyebrow tutorial. So for the eyebrow, dalawang klase po yung gagawin ko. Isang natural looking at isang precise eyebrows. So first, hanapin muna natin yung inner corner of the ating eyebrow. And then, we're going to find the arc of it. And then the tail. So ayan po. So, here are the things that we need. I'll be using a pencil for the natural looking eyebrows. I'll be using that one from MAC. Then, for the precise one, gagamit ako ng eyebrow gel from BYS. I think that's medium brown, hindi siya nag-focus. Then, I'll be using an angle brush and a spoolie. Brown eyeshadow, and of course yung white eyeshadow, hindi ko lang siya nituro. Concealer and concealer brush. Okay, so let's start with the natural looking eyebrow. So mag-start ako doon sa may tapat ng tear duct. And then lightly ko lang siyang fill in para ma-shape ko yung aking eyebrow. That's my dad actually. And then, all the way down, dahan-dahan ko lang siyang in-outline. Ayan. Actually, pinafollow ko lang yung natural shape of my brows. Yun kasi yung pinaka-technique doon para hindi kayo mahirapan. And then, sinuklay ko pababa yung sa may taas na area. And then, creating again an outline upward. Then, from my arc, gumuguhit ako siya pababa. And then, connecting all the way the tail that I made from the downwards. So, medyo light lang yung stroke na ginagawa ko para hindi siya maging makapal. Especially, doon sa pinaka inner of our eyebrow. So, ginagawa ko, fill in ko na yung mga areas na walang shade. Actually, ginagawa ko itong natural looking na eyebrow using the pencil. Pag yung mga pang dyan-dyan lang, punta sa mall, diba para... Although, natural looking siya, pero syempre kailangan clean pa rin siya. And then, i-connect ko siya pa punta sa inner part wherein yung stroke ko super light lang. Then, pinupush ko towards the tail. Ayan. And i-fill in lang ko dun sa mga areas na walang shade. As you can see, medyo hindi pantay yung pagkakakulay. So, all you need to do is just fill in hanggang sa magkaroon sila lahat ng shade. Then, I'll be getting a brown eyeshadow to add shade to those areas. Para natural looking siya. Na yung hair lang yung na-fill in. Yan, the best pa rin si brown eyeshadow. And then, mag-start ako dun sa middle part. Pupush ko siya sa inner area para magkaroon lang ng natural faded effect. Parang may shadow effect lang. Kasi kung hanggang dun lang yung aking eyebrow, ang pangit naman. So, medyo kailangan natin siya i-push through the inner
pero may pa faded effect lang. Ayan, kung makikita nyo. Wala na akong nilagay na eyeshadow dun sa aking brush. Ginagawa ko lang, skin-scattered ko lang yung product na natira dun sa aking brush at yung meron pa dun sa aking eyebrow. Ayan. So, yun na yung magiging makeup for my nose line. Okay? So, i-conceal lang natin siya dun sa mga areas na medyo messy o kaya kung meron kayong mga mistakes, si concealer din yung tatrabaho para doon. Susundan ko lang yung outline ng aking eyebrow and then gagamitin ko si concealer para magkaroon ng konting body yung aking eyebrow. Para pang malayo ka palang kilay goals na agad. Ayan. Ibablend ko lang yung aking concealer all the way my eye. Ayan. Kung makikita nyo, wala akong binura or what, sinundan ko lang yung pagkaka-outline na aking eyebrow. So, diba naglalagay din tayo ng parang pinaka-highlighter on our brow bone? So, pwede na rin yung si concealer. Pero, syempre, hindi lang pwedeng concealer lang. Kailangan natin siyang i-blend para hindi siya mamuudon sa ating brow bone. Normally, hindi ako naglalagay ng concealer sa may pinakataas. But, it's up to you kung gusto nyo siyang lagyan. Pero kasi dun sa side ng aking brows, parang medyo hindi siya neat. So, nilagyan ko ng konti. Then, I'll be using white eyeshadow or loose powder also can. Then, itatap mo lang siya dun sa area na nilagyan mo ng concealer para hindi siya mamuo. And there you go, that's our natural eyebrow using pencil. So, dito naman tayo sa ating kabilang side. I'll be doing a precise brows using an eyebrow gel. So, ganun lang din, sinuklay ko din siya para makapag-start na tayo. I comb it downwards and then I'll be using my BYS brow gel. Yung applicator niya, hindi siya pwedeng direct sa brow. So, I'll be using an angle brush. Kukuha lang ko ng product. And then, i-outline ko na sa aking brow. I'll be starting on the middle part. Medyo ingat lang kayo kay brow gel. Kasi medyo mahirap na siyang burahin pag nagkaroon ng mistake. So, paunti-unti lang. Kahit matagal, basta paunti-unti lang ma-achieve din natin yung perfect kilay natin. So, yan. Sinundan ko lang yung aking arc and tail. And then, i-work ko lang yung mga areas na kailangan kong i-outline. Ayan, nagkamali na ako. So, later, si concealer na lang yung tatrabaho dun sa aking mistake. And then, kukontinue lang natin siyang i-shade. And then, we'll work on the down area. So, susuklin ko lang siya pataas yung hair. And then, gagawa na ako ng outline. So, as you can see, sinundan ko lang yung natural shade ng aking brow.
And then, kinonek ko siya all the way that tail. So, ganun lang po kasimple. And then, we'll work on to fill in those areas without shade. And as I reach the inner part, medyo light stroke na yung ginagawa ko. So almost wala na nga siyang product. So, biniblend-blend ko lang para kumalat yung natitirang product dun sa brush. O, diba? Ang ingay ng aking mga kids. So, ayan. Then, doon sa may inner part, ipipencil ko siya para mas natural looking kasi masyadong heavy yung shade ng ating brow gel. So, medyo gagawin ko siya ng parang fake hair over there. Another my son. So kulit. And then, pag nakagawa na ko ng medyo parang shade, light shade doon sa inner part, iko-comb-comb ko lang siya para makita ko pa kung saan yung areas na kailangan ko pang lagyan ng shade. Gusto ko tong Sima kasi ang ganda ng color niya, natural looking. Tapos feeling ko nagmamatch siya sa lahat ng color na hair. Ayun nga pala, yung perfect shade of our brows is nakabase siya sa ating hair. Kung anong color ng ating hair, dapat nearly doon yung color ng ating brows. But it doesn't mean na if your hair is blue, eh blue rin yung ano. Syempre yung pinaka-original color na ating hair. So, pinapush through ko siya to the inner. Pero pa-shaded, ay pa-faded effect na lang siya para, ayan, dyan mag-start yung ating nose line. So, as you can see, medyo binubura-bura ko siya para pag medyo parang madark, nilalighten ko lang siya. Ayan, gagamitan na naman ulit natin siya ng concealer to clean on those edges. Since precise, pag sabing precise, kailangan talaga natin siyang, yan, ganyan, lagyan ng parang pinaka-body niya para malayo ka pa lang kitang-kita ng ating kilay. So, wala akong binuburang line. All I'm doing is cleaning those edges and then biniblend ko si concealer. And then kung meron din kayong gustong i-clean sa upper part, yan, concealer lang din. Ayun lang yung medyo hindi maganda kay brow gel. Medyo pag nandiga siya, mahirap siyang i-adjust. Ayan, I'll be using
brow mascara. Dalawa is from Maybelline. So, tinatayo-tayo ko lang yung mga hair para hindi naman siya masyadong linyang-linya. Para may pagka-natural looking pa din. You can use a shaded one and then also maganda din yung mga clear brow mascara. Na pangsusuklay mo lang actually talaga dun sa mga hair. Ayan, sorry for those noise na naririnig nyo. Medyo mahirap magdab pag nandyan yung mga kids. But then, gusto ko na kasi i-upload tong brow tutorial at marami ng mga friends ko na nag-aantay. So, as you can see, it's my brow. The precise one and the natural looking. Same as with the other side, ilalagyan ko lang siya ng white eyeshadow para hindi mamoyo ating nilagay na concealer. There you have it. I hope nag-enjoy kayo sa aking first ever video tutorial. That will be the natural one and the precise one. See you on my next video tutorial. Hope to see you again. Bye-bye!